Hello guys! Ang brakes ay napaka-importante lalo na sa ating mga sasakyan. Ito ang simple at pangunahing safety features na kahit anong uri ng sasakyan, mapamechanical or motorized. Most cars use hydraulic brake system. Ibig sabihin, ang sistemang ito ay meron itong fluid. Nasa likod ko guys ay Mitsubishi Mirage 2017 model at 79,000 odo na ang natakbo. So, kailan ba dapat palitan ang brake fluid? Kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po. So guys, ito ngayon ang brake fluid ng Mirage 2017 model at hindi pa napapalitan ng brake fluid. So tingnan natin, at 79,000 odo, ano ang kulay na makikita natin sa loob. So ganyan, nakaitim guys, ang brake fluid na hindi pinalitan. So guys, pinapalitan ang brake fluid kasama sa preventive maintenance service kada 30,000 kilometers or 3 years dapat palitan ito. Ano ba mangyayari guys kapag hindi napapalitan ng brake fluid regularly? Magkakaroon ito guys ng moisture contamination sa brake reservoir. Kapag nagkaroon ng contamination, magli-lead ito sa poor braking performance. Kaya dapat palitan ito regularly. So guys, samahan nyo ako magpalit, magflush ng brake fluid ng 2017 Mitsubishi Mirage GLS. So guys, step 1, aalisin natin yung lumang brake fluid. So bago yan, takpan natin ang buong paligid para iwas tulo. Gamit tayo ng basahan dahil ang brake fluid ay nakakasira ng pintura. Itong ating step 1, alisin natin yung lumang brake fluid. So guys, gagamit tayong syringe. Higupin natin yan at itatransfer dito. Be sure na hindi matatapon guys ha. So kukunin natin ang brake fluid. Itim na yan, no? So overdue na to, yung brake fluid nito. 4 years na tong Mirage at ang natakbo ay 79,000 kilometers. So ubusin natin yan. Okay, wala na tayo makuha guys. So ito yung nakuha lang natin dahil may strainer na nakaharang. So, next step natin ay lalagyan natin ng bagong brake fluid. So guys, itong brake fluid gamit ay DOT-4. Ang recommended fluid para sa Mirage, pwedeng DOT-3 or DOT-4. Kung DOT-3 ang nakalagay, pwede haluan ng DOT-4. Pero kung DOT-4 ang nakalagay, guys, remember, hindi na siya pwede haluan ng DOT-3. So guys, ang ilalagay natin dito ay DOT-4. In the future, hindi na to pwede haluan ng DOT-3 kung magta-top up ng brake fluid. So lagyan na natin. So hindi natin naubos guys ha. Kasi may strainer, friction strainer, hindi natin matatanggal. So doon na lang yon sa pag-flush natin. Puno na guys, takpan muna natin. At ang step na gagawin natin ay flushing. So, ang pag-flush natin, magsisimula tayo guys sa rear or sa likod. Unahin natin ang likod. Kung dito tayo magja-jack, kailangan natin lagyan ng kalso for safety ang harap dahil dito. So guys, sa Mirage,
ang rear ay may dalawang bleeder valve. So magkabilaan left and right, meron tong bleeder valve. So parehas natin i-bleed. So uunahin natin dito sa driver side bago tayo mag-proceed sa kabila. So lagyan muna natin ng kalsasara. Magja-jack tayo lagi sa jacking point. So ang jacking point ng Mirage ay dito. Huwag kayong mag-jack sa ibang part. Dito lang sa jacking point. Always sa jacking point. Para hindi magkaroon ng tupi. Pang support lang yan, guys. So guys, gagamit tayo ng hose. Itong hose, guys, ay nabibili sa pet shop. Transparent yung hose para makita natin yung fluid na dumadaloy, kung old pa ba o yung bago. Kapag bago, clear na yon. Pag ang old, ay maitim. So, kakabit natin sa bleeder valve sa dulo. Yan, pumasok na, guys. Oh. Ano? So ngayon, open na natin yung valve. Kita nyo yung fluid. At kailangan yung hose ay nasa dulo. Ayan. Nasa dulo yan. Ayan yung kanina tira natin. So ngayon, paandarin na natin ng makina para bombahin yung preno. Ayan. Tapak. Steady lang, ha. Okay. Bitaw. Tapak. Bitaw. Tapak. Bitaw. Sa tapak. Mataas. Okay. So guys, nakailang tapak na tayo, check na muna natin yung brake fluid reservoir. Baka nabawasan na, kailan iwasan natin. Wag natin hayaan ma empty yun. Okay, so guys, nabawasan na. So dagdagan muna natin, top up. Wala pa naman siya sa minimum, pero dagdagan na natin. Kasi guys, medyo malinis na yung lumalabas sa likod. Flashing ulit tayo sa likod. Tapak. Medyo clear na, guys, ha. Clear na yung lumalabas na fluid. Unlike kanina, malinis na yung lumalabas na fluid. Kailan lagi, guys, pag naglagay tayo, sagad yung hose sa pinakadulo para walang pumasok na hangin. Malinaw na. So, ugutin na natin yung hose. Yan. So, ito yung nakuha natin na fluid. Secured natin. Yan. Okay. At balik na natin yung cover. Rubber. Okay. So, doon naman tayo, guys, sa kabila. Nating gulong. So, ang pagsikip, guys, dapat criss-cross. Pagbalik. Ito, sisikipan natin dito at nung katapat niya, yun ang criss-cross. Ganyan ang pagsikip. Criss-cross, ha. Dito. Tapos sa baba. Para laging balance. Dito naman tayo sa passenger side. Kuwagan natin. 8 mm gamit, ha. So, guys, laging dapat sagad yung hose. So, ngayon, guys, buksan na natin. Flow na yung maruming fluid. Nakita nyo yan, no? Mga duming fluid yan sa unang bukas natin.
So ngayon, guys, bobombay na natin. Tapak! Steady lang. Bitaw. Mas clear na, oh. Clear na yung lumalabas nito, pero dalawang bleed pa tayo, ah, para sure tayo. Kailangan regular natin check yung fluid reservoir. Iwasan natin ma-empty yun. Okay na. So, okay na yan, guys. So, check naman natin ulit yung reservoir sa harap. So, okay, magdadagdag tayo, guys. Natin lagi sa maximum level lang ang lagay. Sigpitan na natin, tapos na tayo sa likod, proceed na tayo sa harap. So, itong pinanghihigpit ko para hindi mabilog yung bleeder valve. Guys, luwagan natin 8 mm. Pare-parehas itong 8 mm. So, yeah. Ang sakit ginagamit kong panluwag para iwas bilog. Kasi masikip yan. Yan. So, pwede na natin buksan. Ayan, nakikita nyo yung fluid. Ayan. Malabas na yung all fluid. Ngayon, ulit natin at paanda rin makina. Tapak! Yun. Bitaw! Tapak. Bitaw. So guys, nakailang bleed na tayo. Check naman natin ulit yung fluid reservoir. Kailangan hindi yun maubusan. So guys, clear na yung fluid na lumalabas. So last 2 bleed tayo para sure tayo na malinis na talaga yung fluid na tumatakbo sa buong braking system. Tapak! Tapak! Bitaw! Tapak! Bitaw! So guys, ayos na. So, isang harap na lang ang ating gagawin. Balik na natin ulit to. So, ibuto natin. So, balik natin. So guys, ito na yung nakuha natin fluid. So, isa na lang ang natitira sa driver side sa harap. So, last na yun. So guys, ito na yung last na gulong natin i-bleed. Okay. Same lang naman yung procedure. Lagyan natin. Tapos balik natin. Walang lalabas dyan na fluid. Sakan natin ang hose. Tapos buksan natin. Okay, yan. So lumalabas na yung old fluid, guys. Oh. So close natin ulit. At paanda rin ang makina. Tapak. Bitaw. So, clear na naman yung lumalabas na fluid. Check natin ulit yung reservoir. Ang bote ko na.
300 ml. Pangalawa na to, ah. Lagay na ako. Yun. Ang puti na nakaalagay, oh. Malinaw na. Ganto karami ang nakuha nating brake fluid sa buong brake system ng Mirage. So ganto karami, oh. Yun, oh. So itong fluid na to ay umabot ng 4 years at 79,000 kilometers. So guys, tandaan nyo, regular flushing ng fluid ay every 3 years or 30,000 kilometers. Kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Maraming salamat po.